What's up mga ka-O-Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Dahil sa pagkatalo nga ng Magnolia Hotshots kontra TNT Katropa para maka-advance nga sa PBA Philippine Cup, ayon sa rumors, plano na nga daw tanggalin at palitan ng araw itong si Chito Victolero bilang head coach ng Magnolia Hotshots. Dahil ilang beses na nga raw siya binigyan ng chance para makapag-champion nga ulit. At ano nga ba ang update sa pag-trade down ni Matthew Wright sa Barangay Ginebra? Matutuloy na kaya ito? Yan ang kailangan niyong abangan sa video na to. Pero bago ang nanay niya pag-usapan ng gusto, mag-subscribe na kayo sa aking channel at tiknik ang notification bell button para lagi kayong ma-notify pag may latest akong upload. Tara at pag-usapan na natin yan. Maganda nga ang naging series ng Magnolia Hotshots at TNT Katropa dahil umabot pa nga sa Game 6 ang series na to bago nga maka-advance ang TNT Katropa sa PBA Philippine Cup Finals. Naging pahirapan nga bago makabalik nga ulit sa finals ang TNT dahil sa ganda ng depensa ng Magnolia Hotshots at diktikan nga talaga itong Game 6 especially ngayon. Dahil muntik pa nga or nasugatan pa nga itong si Ian Sanggalang sa isang possession at naging duguan pa nga siya. Kaya nga masasabi ko naging playoffs nga talaga ito at magandang series dahil sa pareho silang gusto makapasok nga ulit sa finals, lalong lalo na nga itong Magnolia Hotshots. Kaso hindi nga sila pinalad at pinangunahan nga ito nila Jason Castro at Mikey Williams para maka-advance nga ulit sila sa conference finals. Diyan nga pinatunayan ni Jason Castro at Mikey Williams ang pagiging leader nga nila being TNT players. Lalo na nga ngayon magpaka-finals na nga ulit sila. Pero mapunta na nga tayo sa rumors na maaaring matanggal na nga daw si Chito Victolero bilang head coach ng Magnolia Hotshots. Ayon nga sa rumors mga ka-O-Sports, nanganganib na nga daw ang spot ni Victolero bilang head coach ng Magnolia dahil may plano na nga daw silang magpalit ng coach. At gusto pa din daw nila itago ito sa management kung sino ang ipapalit sa kanya. Hindi lang dahil sa pagkatalo nga nila sa TNT Katropa. Dahil pakiramdam nga ng management, hindi na ganun ka-effective ang small lineup na ginagawa nga ni Chito Victolero para makapag-champion nga ulit. Kaya plano na nga raw talaga siya tanggalin. Nililinaw ko lang mga ka-O-Sports, rumors pa lamang to. Medyo nanganganib na nga daw ang posisyon bilang head coach ni Victolero simula nung natalo nga raw sila sa semifinals. Dahil naka-lineup na nga yung papalit sa kanyang posisyon. Pero para sa aking opinion mga ka-O-Sports, kapag naging desisyon na nga ang management talaga na palitan ng head coach, ay wala na silang magagawa talaga at kailangan nila tanggapin yun. Dahil yun nga ang management talaga ang may rights sa lahat at may kakayanan kung anong gusto nilang gawin sa kanilang team. Kailangan nalang respetuhin ang desisyon nila at tanggapin lahat ng yon, kahit masakit nga sa part nila. Pero sana nga lang huwag palitan si Victolero. Dahil ever since nga nawala nga si coach team sa Magnolia franchise, maganda ang pamamalakad ni Victolero sa Magnolia. Tapos nakatala pa nga sila ng championship dati under Chito Victolero. Kaya masasabi kong magaling na head coach siya at naging fit nga siya bilang head coach ng Magnolia Hotshots. Mapunta naman tayo sa Matthew Wright trade issue mga ka-O-Sports. Dahil sa sunod-sunod na trade nga na nangyayari sa Phoenix, hindi pa din daw mawala sa isip ni Wright na maaaring siya na nga ang sumunod na mawala sa lineup nila. Dahil nanghihinaya nga siya sa last trade na ginawa ng Phoenix. Si Justin Chua na maganda ang pinakita at nagawa nga sa kanilang team, ay na-trade na pagkatapos nga ng magandang chemistry na nagawa nila sa ilang years nilang pagkasama sa Phoenix. Muntik pa ngang tanghali na most improved player nga si Justin Chua dati, pero kinapos nga lang siya. Kaya dahil sa trade na yon, gusto na daw talagang tuluyang mawala ni Wright sa Phoenix. Ito nga ay isa ayon sa rumors mga ka-O-Sports. Hindi pa din daw kasi siya masaya sa management ng Phoenix at gusto niya na nga kumawala after this season. Gusto man niyang mapa-champion ng Phoenix, pero dahil nga sa pinapakita daw ng Phoenix, parang hindi na daw sila competitive at pinamimigay na lang yung mga talented players nila. Kaya dahil doon, may isang gustong kupunan nga daw lipatan si Matthew Wright. At ito nga ang Barangay Ginebra. Alam niya kasi, nangangailangan pa din ng isang legit shooter ang Ginebra hanggang ngayon.
at si Matthew Wright nga ang magiging fit sa hinahanap nila. Ang kaso nga lang, magkailangan mag-give up ang players ng Hinebra dito. At ang nakikita kong ang pwedeng bitawan or i-give up nila ay sina Arvin Tolentino, Prince Caperal, Raymond Aguilar, Jeff Chan, plus draft picks. Para sa akin, yan lang ang maaaring ma-offer ng Hinebra ngayon para kay Matthew Wright. Sobrang dami, oo, pero para mapapayag nga si Kume ay kailangan niya nang i-offer ng Hinebra para at least hindi pa din ma-issue ulit ng pang-PBA sa trade na magaganap. Panigurado, madaming magiging masyena naman na Hinebra fans if ever mangyari nga yung trade na to. At ito ang masasabi kong blockbuster trade of the year. Sa pagka-champion nga ulit ng Barangay Hinebra ngayong Governor's Cup, nagka-interest nga daw lalo itong si Matthew Wright ayon sa rumors na maglaro nga sa Barangay Hinebra. Dati pa naman daw kasi, nagkaka-interest na nga daw siya maglaro sa Hinebra kaso napipigilan daw siya ng management. Pero ngayon, ibang usapan na daw kasi mga ka-O-Sports dahil sa pamamalakad nga daw ng Phoenix. Ito ay ayon sa rumors. Pero para sa inyo ba mga ka-O-Sports, gusto nyo bang mapunta si Matthew Wright sa Hinebra? Or mas okay nang magstay na lang siya sa Phoenix para mas maganda pa din ang PBA? Mag-comment na kayo sa baba mga ka-O-Sports. Salamat ulit sa panonood. Hanggang dito na lang tayo. Peace out!